guys, welcome back to our YouTube channel, Papat Family. Basta apat, tapat! Okay, magandang umaga po sa ating lahat, Shorty Fools. At ang pag-uusapan at gagawin po natin ngayon ay ang pagpupurga po ng ating mga alagang baboy. Okay, so pag-uusapan po natin ngayong umagang ito at ipapakita ko po sa inyo kung paano po tayo magpurga sa ating mga alagang baboy. Bakit po tayo magpupurga sa kanila? Ano po yung mga paraan sa pagpupurga, ano po yung pwede nating gamitin na gamot sa pagpupurga, at kailan po tayo magpupurga at ilang beses po natin purgahin ang ating mga alagang baboy. So stay put lang po kayo, Shorty Fools, at uumpisahan na po natin. Okay, so sasagutin na po natin ang tanong na bakit kailangan nating purgahin ang ating mga alagang baboy o bakit kailangan na magpurga tayo sa ating mga alagang baboy. Okay, so kailangan po nating purgahin ang ating mga alagang baboy para mawala po ang mga bulate sa kanilang katawan. Dahil ang mga parasites po tulad ng mga bulate ay nagdudulot po ng malaking problema sa ating mga alagang baboy at sa atin na rin mismo na nag-aalaga at nagninegosyo. So malaking negative effects po kasi ito para sa atin po. Una, mabagal na weight gain. So kahit na naoobserbahan ninyo na malakas ang kumain at hindi naman kayo nagkulang sa pagpapakain sa inyong mga alagang baboy, pero mabagal pa rin yung pagtubo nila. Maaaring dahil po yun sa mga bulate na nandun sa kanilang katawan. Kasi po, ang mga bulate ay kumakain din po sila ng mga part ng mga pagkain na ini-intake ng ating mga alagang baboy. So kailangan po talaga silang ilabas para yung baboy natin talaga lang mismo yung nakakakain ng mga pagkain na ini-intake nila araw-araw. And second po ay nagdudulot po ito ng mga klase-klaseng sakit sa ating mga alagang baboy. Dahil po ang mga bulate ay tirapuyan sila ng mga internal organs ng ating mga alaga. So yung mga internal organs like can, atay, kidney, lungs o kahit dugo ng ating mga baboy ay napipinsala po dahil po sa mga bulate. So, magdudulot po iyon ng mga klase-klaseng sakit sa ating mga alagang baboy. So, dapat po talaga na kailangan po natin purgahin ang ating mga alagang baboy para mawala po yung mga bulate sa kanilang mga katawan. Para mawala po ang mga bulate sa kanilang katawan. So, talaga pong maaapektuhan po ang kanilang pagtubo at gayon din sa ating part na nagnenegosyo ay maaapektuhan din po ang ating kita. Okay, so ano po yung mga paraan sa pagpupurga at ano po yung pwede natin gamitin ng gamot sa pagpupurga? So meron po tayong dalawang klase sa pagpupurga. Ito ay based lang din po sa nalalaman ko. Meron po tayong injectable way of deworming at yung soluble powder na ihahalo natin sa pagkain ng ating mga alagang baboy. Okay, so uunahin po natin yung injectable way of deworming our piglets or ating mga alagang baboy. Based po sa aking research, yung injectable po kasi, yung sa ivermectin, ay ano po siya, sub-Q injection or tinatawag na subcutaneous injection. So yung sub-Q injection po kasi, ay meron po siyang dapat at tamang way ng pag-i-inject po sa ating mga alagang baboy. Ito po yung tinuturok po yung injection doon po sa fats po ng ating mga alagang baboy. So, it is between the skin and the muscles of our piglet. So, yun po yung wastong pagturok ng sub-Q injection. So, kung hindi po kayo komportable at hindi po tayo masyadong expert pa po sa pag-i-inject tulad ko po, so, mas mainam na dun po tayo sa soluble powder o yung paghahalo ng powder o pampurga sa pagkain ng ating mga alaga. Kasi po, sa injection po kasi or sa pag-i-inject, marami po tayong dapat i-consider doon. Una, maaari pong hindi natin tamang magawa po yung way ng pag-i-inject po sa ating mga alagang baboy. Pangalawa, ay maaari din po o posible din po na maputulan tayo ng karayom. Lalo na kapag hindi tayo masyado talagang expert sa pag-i-inject. At pangatlo po, ay maaari po at posible pong mangyari na matusok po tayo sa karayom. Kasi po, ang mga baboy kasi, kapag ini-injectan yan sila, malikot po yan sila. So, posible po na kapag nag-i-inject na tayo, ay maaaring matusok tayo mismo sa injection. So, yun po. Kapag hindi tayo masyadong expert,
ay posibleng mangyari po yung mga ganun na mga insidente. So, kapag hindi ka masyadong komportable sa pag-i-inject, ay dun po tayo sa soluble powder o yung paghahalo ng powder sa pagkain ng ating mga alagang baboy. Pero kung ano na po kayo, expert na po kayo at komportable po kayo sa pag-i-inject, ay okay na okay po yun, na yun po yung gagamitin natin. But anyway po, sila pong dalawa, injectable at yung powder, ay pareho naman po silang effective. Nasa sa atin na po yun kung ano yung pipiliin natin na, na way of pagpupurga sa ating mga alagang baboy. Pero sa amin po, kasi parang komportable ako na yun lang po yung gamitin ko, yung powder po na ihalo sa kanilang pagkain, yun po yung ginagamit po talaga namin dito. Okay po, so ngayon pag-uusapan na po natin yung powder po na gagamitin namin sa pagpupurga. Ito po ay Latigo 1000. Okay, so single dose, soluble powder, mix po siya ng berries flavor. So mabango po itong Latigo 1000. So yung mga alagang baboy po natin ay talagang kakainin po nila yung kanilang mga pagkain kapag hinahaluan ng ganito, kasi mabango po siya at meron po siyang flavor. Ang way of pagpupurga po namin sa kanila ay isang baboy, isang sachet po. So tulad ngayon, ang ipupurga po natin ay limang baboy. So limang sachet din po nito ang ating gagamitin o ihahalo sa kanilang pagkain. Ayan, so bago po natin papakainin ang ating mga alagang baboy, ay syempre lilinisin muna natin ang kanilang tirahan. Ito po dapat ang ating unang gagawin bago natin sila papakainin. At ang paglilinis din natin sa kanilang tirahan ay isa din pong paraan para mapigilan o maiwasan natin ang mga bulate sa ating mga alagang baboy. Okay, so ngayon po ay ipapakita ko na po sa inyo yung paano kami magpurga sa aming mga alagang baboy. So ito po yung lagayan ng mga pagkain ng ating mga alagang baboy. So ito po, ang isang ganito po ay 1 kilo po yan, ang timbang niyan. So 1 kilo ng feeds. So ngayon kapag nagpupurga po kami, kalahating dami lang po yung inihahalo namin sa pampurga ang aming binibigay sa aming mga baboy. So for example, dito sa amin, itong 5 baboy na pupurgahin namin ngayon ay kumakain po sila ng 3 kilos every meal. So ngayon dahil nagpupurga po tayo, ang ihahalo lang po natin na pagkain nila sa ating pampurga ay 3 kilos divided by 2 ay 1.5 kilos lang po. So bakit po ganon? Dahil para po ay talagang maabsorb ng ating mga alagang baboy yung gamot o yung pampurga na ini-intake nila. Ayan, so 1.5 kilos na po yung nalagay natin. Okay, pagkatapos po nito ay hahaluan na po natin ng Latigo 1000 o yung gamot na pampurga. So, dahil 5 yung ating mga alaga, ay 5 sachet din po yung ihahalo natin. Okay, so make sure lang po na talagang pantay yung paghahalo natin ng gamot sa mga pagkain ng ating mga alagang baboy. So ito, 2 yung lagayan namin ng pagkain. So itong kabila ay lalagyan po natin ng 2.5 na sachet ng pampurga, at ito din kabila ay 2.5 din. So 5 sachet po lahat para sa ating 5 baboy na pupurgahin ngayon. So haluan na po natin ng tubig itong pagkain nila. So maghihintay lang po tayo ng ilang sandali po bago ipapakain po sa kanila itong
ating minimix para talagang natunaw at na-mix na yung pampurga dito sa kanilang pagkain. Ayan, so time to eat na ng ating mga alaga. Okay, so kailan po ba tayo magpurga sa ating mga alagang baboy? Sa practices po namin dito ay nagpupurga po kami ng aming mga alagang baboy tuwing umaga po. Ihahalo natin sa kanilang pagkain. Yung mga alaga namin ay kumakain po sila ng 3 times a day. So umaga, tanghali, hapon. So ngayon po na nagpupurga po tayo ay hindi po namin sila pinapapakainin ng tanghali. So papakainin namin sila sa hapon na at balik na po tayo sa regular meal nila. Bakit po na hindi po namin pinapakain ng tanghali? Yun po ay para po talagang ma-absorb po yung purga natin, yung gamot na ini-intake nila na pampurga. So yun po, kaya po sa hapon na po namin sila sunod na papakainin at balik na po tayo sa regular ratio ng kanilang pagkain. Para po talagang mas effective yung pagpupurga natin sa kanila ngayong araw na to. Okay po, so last, ilang beses po tayong magpurga sa ating mga alaga? Sa fattener po ay nagpupurga po kami 2 beses lang po. Yun po yung ika 35 days nila nung pagwalay sa kanilang inahin at after po nun ay another 35 days po ng ating mga alagang mga baboy. Sa ano naman po, sa aming inahing baboy ay on the day of pagkawalay sa kanilang mga biik at 2 weeks before po silang manganak. Yun po yung pagpupurga natin sa ating inahing baboy. At sa mga dumalaga din po ay 7 months po ay pinupurga po natin ang ating mga dumalaga. So meron pong iba na every change feeding po nila, pinupurga ang kanilang mga alaga. So depende na po sa inyo yon kung ano yung choice nyo sa pagpupurga ng inyong mga alaga. At sa amin ay 2 beses lang po. Pero kapag makikita po natin na parang merong mga bulate yung ating mga alaga kahit napurga na po natin sila ng 2 beses, ay maaari din pong purgahin natin ulit ang ating mga alaga. After po nating mapurga ang ating mga alagang baboy, ay i-injikan po natin sila ng kanilang vitamins pagkabukas po. Or pwede pong after 1 to 3 days mula nang nagpurga po tayo, mag-inject po tayo ng vitamins sa kanila. Okay po, so dito po magtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa lahat. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe po sa ating YouTube channel at mag-like po. Salamat po!